Ano naman ang kitaan dyan? malaki. Gano'ng kalaki? What's the best? You know, what's the best kita in the shortest time? As sabi ko, you can, if you're really a good Forex trader, you can double your money in 2 weeks. Double your money in 2 weeks? Oh, may bagong ano. Hello. Ano, bagong? Bagong race na sinalihan. Spartan. Spartan Super. Mas mahirap. Ah, talaga? Oh, mas maraming ano, obstacle. Dito lang. Kamusta naman? Ay, nako, maputek at madulas. Ayun, may sa subi. Tuwing kailan ba yan? Every, ano, every, mga twice a year nangyayari siya. Oh, so, maganda siyang ano, maganda siyang pang-training, mga pang-cross-training. Sa mga... ano, nag-undergo ng ano, midlife crisis. 'Di ba? Yan daw ang mga pinagkakabala ng mga nagmi-midlife crisis eh. Hoy, nagiging physically midlife? Ano, oo. So, mga 50 years old ang full life ko. Yan daw ang pinagkakabala ng mga nagmi-midlife crisis. Ganon. Nagiging physically active at saka nagiging health conscious. Kailangan lang. Nasa dugo eh. Oh, meron tayong tanong. Ano? Dahil isa sa mga viewers natin, basics daw on Forex investing. Naku, wala namang investing sa Forex. Wala investing sa Forex? Wala. Trading bakit? Meron. Okay. Oh, sige, sige. Bakit? Forex trading. Bakit walang investing? Hindi ba pwedeng, kasi maraming kliyente, ya, sabihin, oh, bumili ako ng, ano ngayon, ng dollar, parang gano'n, ng mga 40 pa, mga ganyan, 50, tas ngayon 54. Kumbaga, they held on to the dollar, tapos, or they plan to hold on to the dollar, kasi feeling nila mag-appreciate siya on the long term. Oh, but the thing is, gaano katagal 'yon? Okay. And magkano yung gain mo? Okay. Ngayon, yung gain mo na 'yon, usually it could have been you could have also gained made that much gain from other investments at talaga? A shorter period. Well, for example, okay. Magkano ba yung dollar magkano ba yung dollar in peso? Sabi natin na 10 years ago. Okay. So, sabi natin mga 40 pesos. Oh, mga 40. Oh, ngayon, sabi natin 55, di ba? Oh, mga 50, so, 15 pesos. Ilang percent yung gain niya? Mga 1/3, 30%. Mga 30%, di ba? Ah, maliit lang. Oh, for 5 years? Oo. Oh, maliit lang. Hindi, 10 years. Ah, 10 years? Oo. Ah, maliit yun. Maliit, di ba? 30% na... divided total gain, ha? Parang 3% in a year lang. Oo, di ba? Maliit. Kaya, well, of course, when I say investing, yun nga, you buy and then you hold and then you sell, di ba? So, kumbaga, when you speak of investing here, parang Warren Buffett style. Oo. No, you buy something, tapos you hold it for the long term. Oo. In the hopes na akit siya in value enough. Yes, and in terms of currencies, very volatile siya. Okay. Tapos, wala siyang... long in the long term horizon, wala talagang currency na continuously it just goes up talaga. Oo, wala. Unlike syempre ang company, as the company grows and as the value of the shares goes up, kaya pwede kang mag-invest sa stocks, right? Pero right, ang Forex kasi ang currency, it is connected to the global economy, di ba? So yung superpower ngayon, pwedeng after a few years hindi na sila, alam mo yun, hindi so sa economic ano, lumipat yung giant currency traders doon. Oo. Ah, okay. So there's no investing in Forex. It's only trading. Trading. That's how you make money sa Forex. So paano ako? Like for example, if I would want to, you know, dabble into Forex trading, how do I go about it? I mean, well, basic lang. You create an account with the Forex broker. Okay. Magkano minimum? $25. $25 lang? Mababa lang, oo. Pero kasi, ang catch dyan, sa Pilipinas, we don't have the facilities, or the SEC and BSP doesn't have the facility to regulate Forex brokers. Oh, hindi siya yung para mga UITF na regulated ng BSP, mutual fund regulated ng SEC, tapos yung mga stocks, basically with the, ano, no, with the Philippine Stock Exchange din also. Which means, any Forex broker who is operating in the Philippines, malamang illegal sila. They don't have the license to
to operate as a forex broker. So a lot of forex brokers in the country, okay, who has an office in the country, usually their business permit is either money changer or parang pawn shop. Okay. Or they just have a marketing arm here. Pero yung mga, for example, may mga nakikita ko na mga international, you know, companies na tinatawag is kumbaga para mga introducing broker or something. Ay mga ahente ang introducing broker. But okay, for example, ako kasi I have two forex brokers. Mm. Both of them, the first one is based siya sa UK. Wow. No. The second one based siya sa Hong Kong. Okay. So what this means is, of course, meron silang mga introducing brokers in the country. Okay. When you open an account with them, you don't give them your money. Mm, kasi diba, they just help you in applying for an account online, okay, doon sa website. Puta online. Tapos, you submit them yung mga requirements sila. Usually, yung mga proof of ID, proof of address. Mga billing, ganyan. Yeah, And then once approved, usually you transfer money online to your account dun sa kware sa UK. Okay. Diretso dun sa UK office. So mag you can do wire transfer kumbaga. Wire transfer, pwedeng credit card, pwedeng wire transfer, PayPal. Oo. Pwede rin PayPal. May mga iba na may mga tumatanggap ka na Bitcoin, alam mo 'yon, or cryptocurrency. So, but the point is, yung pera when you open up an account with a forex broker, you directly give it to the office. Okay. Huwag kang magbibigay ng pera sa isang forex broker dito sa Pilipinas sa ahente or ano, kasi malamang scam 'yan. Okay. One, number one, no. Kapag this is in the Philippines, do not give cash. Of course, as a safe measure, no. Oo, kasi of course, for example, there are forex brokers that are licensed in Singapore. So if you're based in Singapore, you know, OFW there, pwede kang magbigay ng pera doon sa office, though, kasi regulated ang the government. There's a government regulating body na nag-oversee ng mga forex brokers. Pero sa Pilipinas, wala. So it's largely, kumbaga, really private companies. Of course, yun nga, kaya nga marketing arms yung naka-register sa Pilipinas. Kasi these are introducing brokers or agents na they will educate you on how forex trading works. They will also help you open an account. Pero the account opening, it happens online. And the money, you directly give it to the main branch. So kunwari andun na yung pera ko. And then how sila bahala mag-trade o ako mag-trade? Hindi, ikaw magte-trade. Para mag-trade. Para kang nag-open ng account sa isang stock broker, 'di ba? Ikaw pa rin yung mag-decide kung anong company bibilin mo. Wala bang tipong mamimili na lang ako na susundan ko? Meron. May ganun. Oo, pero kasi basics. So what you're basically doing pag sa forex trading is you are exchanging your money from one currency to another. Mm-hmm. Kaya ang laging ginagamit dyan ay US dollar when you're opening an account. Dollar usually. Oo, kasi US ang dollar. US dollar, syempre, global siya. Right. But I can also open other currencies. Oo, merong 8 major currencies. Eh. Mm-hmm. So, yen, euro, British pound, Swiss franc, Aussie dollar, New Zealand dollar. Meron pa ako nakakalimutan. Basta yun, there are major currencies na you can open an account using those currencies. Siyempre, US dollar yung pinaka-popular sa Philippines, diba? Okay. Tapos, yun lang, you use the same technical analysis and fundamental analysis. May technical analysis din and fundamental analysis. Actually, sa... Para stock market din pala. Yes. Ang technical analysis ng forex at technical analysis ng stock market, pareho. Yung mga candles. Charting, yan. Flags and pennas. Okay. Pero ang fundamental analysis, siyempre iba. Anong fundamental analysis? Hindi, kasi stock market companies ang fundamental. Oo, so what do you, what are the numbers that you look for pagdating sa fundamental analysis sa isang, sa stocks, di ba? Yung mga PE ratio, yung mga book value, price to book, price to earning, mga ganyan. Sa currencies, because ang currency is based sa isang country, so for example, the US dollar, ang hahanapin mong numbers dyan is GDP, magkano yung interest rates,
ng country, magkano gaano kataas yung inflation rate. Oh, tapos basically yung mga economic data. Economic data ng country. Yes. And sa Forex, merong economic calendar na kung kailan siya ina-announce. So, yung mga kunari every so often lumalabas yung mga may quarterly report. Yan. So maraming mga economic indicators and all of those is part of the fundamental analysis of a currency. And I understand, no, when you do currency trading also, parang hindi ka na raw matutulog. Totoo ba? Kasi ang parang hindi ka na matutulog. Kasi ang Forex market, it's open 24 hours, 5 days a week. Aba, parang 7-Eleven? Oo. May sarado siya ng dalawang araw. So, in the Philippines, open siya ng Monday ng 5 a.m. Okay. Hanggang Saturday ng 5 a.m. Bakit siya 24 hours? At any given time during those period, mayroong bukas sa central bank. Like for example, may bukas sa economy. Parang ngayon, di ba? Kunari, yun na lang, kwara yung ano. Kunari, 12 o'clock dito. Sa US, kunari, kabaligtaran. Ganito, yung 5 a.m. ng Monday, bakit siya nagsisimula ng 5 a.m. ng Monday? Kasi bukas na yung Sydney noon. Oh. So people, pag sinabi kasi yung Forex or currency exchange, di ba? Anytime na may nagpapalit ng pera, mayroong Forex market, di ba? So 5 a.m. bukas ay Sydney. So kumbaga parang yung money changer sa Sydney bukas na. So siyempre magbubukas yung Japan, Philippines, etc. Tapos yung Middle East, Europe. Tapos pagdating mo ng madaling araw ba may nagbubukas na market? Kasi pagdating ng alas 6 ng gabi, magsasara na yung London market. Pero bukas ang US market eh. Oh. Bukas siya hanggang alas 5 ng umaga dito sa atin. Kasi 5 a.m. sa atin, 5 p.m. sa US, 'di ba? So pasara na yung ano. So pasara US. Bubukas sa may Sydney. Ah. So 24 hours siya. Okay. So parang hindi ka na matutulog. Kaya pwede kang mag-trade ng madaling araw. Unlike sa Philippine stock market, you have to trade during office hours. Kasi ang stock market centralized siya. For example, yung Philippine Stock Exchange, doon nangyayari lahat ng transactions ng stock buy and sell, di ba? Stock market. Pero sa Forex, decentralized siya. So as long as mayroong bukas na central bank somewhere, may nangyayari yung Forex. But can you automate? Kunwari, gusto ko na matulog, ganyan, pwede ka na mag-automate. Yun yung gusto ko kasi all Forex trading platforms, kasi sa stock market, isiset mo kung anong price ka bibili, di ba? Meron kang order. Tapos sometimes meron pa. Pero hindi ka makakapag-set ng sell order unless meron kang nabili, di ba? Right. So, pag nabili mo siya, pwede ka na mag-set ng sell order kung kailan mo siya gustong ibenta. Pero yung isiset mo na benta, it's either, syempre, ang target, yung target price mo. Paano pag bumaba siya? Di ba? Talo ka. So, alam mo yun, one order at a time lang sa stocks. Sa Forex, pwede mong iset kung kailan mo siya bibilhin at kung kailan mo siya ibebenta. So, pwede kong sabihin na pag dumating dito sa level na to, bumili ka, tapos pag set nun, nakaset na rin yung stop and limit. So, dito yung cut loss ko, dito yung take profit ko. So, kung ano yung una niyang ma... So, may parameters ka na agad. So, tatlo yung pwede mong iset. Meron kang set na enter position at this level. Yan. Enter position. No. Tapos, close position at this level or at this level. So, pag yung price hindi umabot doon sa entry level mo, well, hindi magbubukas siya. Hindi mag-execute. Pero pag na-touch niya yung entry level mo, doon ngayon magiging active yung dalawa mong exit position na pag ito yung tinamaan, doon siya mag-exit pag dito sa baba. So, pwede mong iset yung time, yung stop loss mo tsaka take profit. So, yun yung gusto ko sa Forex, kasi pagdating ng mga alas 10 ng gabi, nasa ka wala siyang oras. Wala. Ako kasi usually alas 10 ng gabi. So, sarado na yung London market, US market na lang yung open. So, hindi na masyadong volatile yung movement. I-analyze ko yung nangyari the previous day and weeks. Tapos, i-anticipate ko ano ba yung mga economic... Kunwari, magre-release si Fed ng mga data o the economy. So, ganyan. May estimate ko ngayon kung ano mangyayari the next day. So doon ko na ngayon i-set yung entry level, stop and
take profit. Tapos once na maset ko lahat yun, pwede ko na siyang tulugan. Oh, galing ha. Automated ha. Yes. Actually, yun yung first type of quote-unquote automation. Mm-hmm. And my second type of automation na kasi since Forex trading is being done globally, you can actually copy other people. Okay. So may mga platforms na mayroong social copy trading ang tawag. Ano to? Parang copy-paste lang gano'n? Hindi. Not even, no? As in, meron kang isang trader. Okay. Nakalagay dun sa profile niya yung history niya. Nakita mo na, oh, ano to? Magaling na trader to. Pwede mo ngayong iset na yung account mo, kukonect sa kanya. Kung anong gawin niya, yun din yung gagawin ng account mo. Oh. Automatic. Necessary ba na pareho kayo ng pera? Hindi. Hindi. Pwede ka mas maliit. Portion. So, kumari, yung pera niya sa account niya, $100,000. Oh. Tapos ikaw, ang pera mo, $100 lang. Hmm. So, kumari, bumili siya ng ano, ng one lot ng US dollar euro. Euro dollar. Ikaw din, bibili ka ng one lot. Pero parang one micro lot lang. Parang proportion. Ganon kung siya. Gagayahin mo siya. Oh, pero automated. Oo. Oh, automated. So, okay. Pwede yun. May social copy trading. And of course, doon sa mga may malaki yung funds, pwede sila actually mag-hire ng Forex manager. Okay. So, para tong fund manager ng mga UITF. Yes. Para siyang quote-unquote mutual fund. Pero of course, yung Forex manager mo, hindi to katulad ng mutual fund na alam natin na ano, na may portion na ini-invest, may portion na tinitrade. Mm-hmm. Ito, usually, all of the money ng funds, tinitrade niya kasi there's no other way to make lots of money. Ano naman ang kitaan dyan? malaki. Gano'ng kalaki? What's the best, you know, what's the best kita in the shortest time? As sinasabi ko, you can, if you're really a good Forex trader, you can double your money in 2 weeks. Double your money in 2 weeks? Talaga? But you can lose all your money in 2 hours. Huh? Oo. Kasi mabilis din yung... Para mas risky ba yung stock market? Eh? Oo. Kasi sabi nga, ano eh, sa stocks... Ano to? Isang pair lang? Or tatalon-talon ka in other... Isang pair lang, pwede. Ah, pwede isang pair. Kasi kunwari... When you say isang pair, like kunwari, magtitrade ka lang ng peso sa kadollar, ganun. Pero sometimes kasi, di ba, I understand, some people do cross-currency. Oo. Kunwari, baby, magtitrade ng peso-dollar, tapos pagdating sa dollar, titrade niya against, kunwari, euro. Ay, hindi. Ano, kunwari, ang gusto kong itrade ay euro-yen. Mm. Euro. So, ibig sabihin, bibili ako ng euro against the using yen. Kasi ang feeling ko yung value ng euro against the yen ay akyat. Pero yung account ko US dollar. Okay. So ang mangyayari noon pag nag-order ako na nag-mag-buy ng euro yen, yung US dollar ko i-convert muna to euro. Tapos saka yung euro bibili ng yen. Nagets mo? So yun yung multiple so, transaction. So may sa ulo. Automated naman lahat. Ah, okay. No? So, it's really hard to explain yung details like this. But I understand, no? Kasi as far as I understand, currencies, parang they like really dance with each other. Like for example, usually, no, nababasa ko is, ang pag umakit ang euro, ang dollar usually bumababa. Well, parang hindi, ganun. Not necessarily. Not kasi necessarily. Meron sinasabing safe haven currencies. Okay. Which is yung Japanese yen, US dollar, at saka Swiss franc. Sabay ba sila umakit, bumababa? Not really, pero kasi ganito yan. Pag sinabing safe haven currency, pag nagkakagulo ang mundo, yung mga tao, kinukonvert nila yung pera nila to those three currencies. So, for example, ngayon, sabihin natin na nagkakaroon ng crisis sa Europe, unstable yung economy ng US, pupunta ng yen. Sa yen pupunta. So, yung yen yung akyat. Nag-gets mo? Not necessarily. Oo. Okay. So, not necessarily na ano. But I also understand that, for example, dollar, to some extent, is inversely proportional sa gold. Yes. Kasi ganun din yun. Like yung mga... So, lipat-lipat naka-invest lang. Naka-invest sa US dollar. Tapos yun nga, medyo uncertain yung ano, yung economy ng US. Oh. And, so, of course, yung global trades. So some investors they put their dollars into gold kasi yung gold meron siyang may value siya no. So ganun lang siya. So maano pala Forex no, kumbaga actually Forex is fast and furious. That's what the people say. Okay, pero Forex fast and furious. Oh, kasi ako for example, ang trades ko
So double your money talaga. Tapos ako yung mga trades ko. Oh. I usually yung trades ko natatapos within 4 or 5 hours tapos na siya. Sa stock market 4 or 5 days yun eh, di ba? So it's so fast. So sa akin hindi siya masyadong ubos oras. That's why I prefer it. So pero yun nga, kung sa stocks you buy and then you pray na kumita. Sa Forex you buy and then you pray faster. So kung ako gusto kong mag-trade sa Forex, to whom do you recommend Forex trading? Yung mga Forex brokers kasi, sabi ko nga sa Pilipinas walang regulating body. But of course in other countries meron. So before they open an account with a Forex broker, they have to make sure that the Forex broker has license or a regulating license. Sa mga alam mo na credible na institutions. For example, yung sa London, meron silang UK FCA. Okay. Tapos yung ASIC, yung sa Australia stock. So meron silang license sa Australia, so dapat sa US. O tapos meron silang if possible, meron sa silang license sa US. Okay. Diba? So pag yung license sila ay license from Russia. Oh, so dapat talaga yung institution. You know, so how do I know if Forex trading is for me? Kasi I'm sure marami sa mga Ang maganda sa ano, ang maganda sa Forex, may demo account. Okay. So you can create an account tapos using play money, usually $100,000. Tapos tingnan mo kung okay sa iyo. Tapos kung ang sinasabi ko nga yung $100,000, the moment na madoble mo yon yung virtual sa virtual account, ibig sabihin Forex is for you. Pero kung nasa time na nag-aaral ka pa lang, edi at least hindi ka nawawala ng pera, but you are trading at actual market conditions. So siguro may bigay ako ng link kung saan sila pwede mag-open ng ano account. I'm actually with eToro. Yon. So you can try open. Ibang toro inisip mo. Yung bahay toro sa QC. Ay barangay toro pala. So I'll give a link where they can open a virtual account na 100,000. So they can do demo. Yeah. Tapos yung sinasabi kong social copy trading, meron din sa eToro. Oh, okay. Na ako, I have a couple of US, American traders saka European traders na kinokopya ko yung automated yon. Okay naman. I'm earning around 8% a month. Oh, not bad, ha? Not bad, di ba? 8% okay a month. Pwede bang pagpapakas? Oh, sige. Mababa lang naman. $200 lang naman to open an account. A live account, ha? Live account. Pero you're not required to open a live account to open a demo account. You can open a demo account. So, siguro to, for free. This, since the fast and the furious, tipong, you really would want to put yung money doon, yung tipong ready ka mawala. Unlike sa stocks, pag bumili ka ng stocks, tapos bumaba yung presyo, medyo pwede ka pa maghintay. Hawak mo pa yung shares eh. Pwede ka maghintay. Uh-oh. Or may value, it will never go zero kasi meron kang shares. Or pwede ka lumipat ng ibang stock. Ibebenta mo yung palugo eh. Pero sa Forex, if the trade doesn't go your way, pwede sunog yung buong account mo. Kaya nga sabi ko, and it can happen overnight, no? Can happen in 2 hours. 2 hours, aray ko. Yeah, that's what I tell people. You can double your money in 2 weeks, but you can lose your money in 2 hours. As in, lose your money literal na sunog yung buong account. Okay. No? So, ang ilalagay mo sa stocks is something na pera na you can afford not to touch for many years. Ito, you put money where you are okay na you will never ever touch anymore again. Kung mawala. Oo, you will never touch again kung mawala. Sige, so mukhang pang aggressive. Marami. But that's basically the basics of Forex, no? And yeah, so I guess that's it for us. That's it for now. I think medyo marami kami na discuss and probably we'll have more topics about Forex if they want to. Just comment lang what topics you want more to find out more with our video. Forex, Forex or anything about investments also. So, don't forget to like our video and share it to your friends and please don't forget to subscribe. Bye-bye!